Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang magiging laban ni Jandrel Casimero. Para sa mga bago pa lang sa balita mga tol, si Jason Moloni po ang target ni Bob Arum na ipalaban kay Naoya Inoue. Gusto rin ni Bob Arum na ipalaban dati kay Casimero si Jason Moloni. Pero tumanggi si Casimero dahil si Naoya Inoue ang gusto niyang labanan. Sinabi ni Casimero na hindi niya pinatulan si Jason Moloni dahil mahina lang ito. Pagkatapos papatulan lang daw ni Naoya Inoue ang isang mahina. Nasaan na daw ang pagiging monster kung maliit na isda ang nilalabanan? Kilalanin naman natin mga tol kung mas malakas nga ba ang magiging kalaban ni Casimero kumpara kay Jason Moloni. Official na po ang laban ni Casimero kontra kay Duke Maika. Hindi pamilyar ang pangalan kaya kilalanin po natin. Galing ito sa Republic of Ghana, lumaban sa Summer Olympics 2012. Isang Olympian ito kaya may ibubuga sa laban. May tangkad na 5'7", may edad na 28. Mataas na ito pagdating sa timbang na 118 pounds bantamweight division. Taong 2012, nagsimula ito lumaban sa professional boxing. Naging sunod-sunod ang panalo niya via knockout. December 2019, huling laban ni Duke Maika laban sa isang Puerto Rican na si Javier Rivera. May kartada ito na 18 wins, 11 knockout, may 6 na talo. Hanggang 8 rounds lang ang laban, panalo si Duke Maika via unanimous. Nagtala ng record na 24 wins, 19 knockout, walang talo. Nakahawak ng WBO Africa Bantamweight title, WBC International Bantamweight. Sa September 26, ang magiging laban ni Casimero versus Duke Maika. Ito ang unang laban ni Wakanda Boy para sa titulo, kaya sigurado paghahandaan niyang mabuti itong laban. Legit contender na ba si Wakanda Boy para lumaban sa titulong WBO? Number 1 si Jason Moloni, ang sinasabing mahinang kalaban. Pangalawa si Mike Plana. Wala po si Duke Maika sa contender ng WBO. Pagdating naman sa titulong IBF laban kay Inoue, number 1 contender si Michael Dasmariñas. Number 4 naman si Jason Moloni. Wala ulit sa listahan si Wakanda Boy. Pagdating sa titulong WBC laban kay Nordin Obali, number 1 si Nonito Donaire, number 4 naman si Jason Moloni. Wala ulit sa listahan si Duke Maika. Pagdating sa WBA laban kay Inoue, number 1 contender si Raymart Gabalio, number 3 naman si Jason Moloni. Wala ulit sa listahan si Duke Maika. Kung tignan po natin ang rating ng The Ring, number 6 si Jason Moloni. Sino ngayon mga tol kay Duke Maika at Jason Moloni ang legit contender para sa world title? Si Jason Moloni, siyam na Pinoy ang tinalo niya, karamihan natapos via knockout. May kartada na 21 wins, 18 knockout, may isang talo. Natalo ito laban kay Emmanuel Rodriguez via split decision. Tinalo naman ni Naoya Inoue si Emmanuel Rodriguez via knockout. Ito po ang buong laban sa September 26, pang-anim sa undercard ang laban ni Casimero versus Duke Maika. Abangan na lang po natin ang magiging laban mga tol. Maraming salamat po.